Magandang hapon po mga ka-arbs. Sa ngayon po, araw ng Lunes, August 12, 2024. At nandito po tayo ngayon sa may bayan ng Igbaras, dito sa probinsya ng Iloilo, sa 1st District. At gagawa po tayo ngayon ng second episode natin mula rito sa bayan ng Igbaras. Uulitin natin yung Igbaras tubungan na motovlog natin. Last natin na kinunan yun, last year pa ata yun eh. Ngayon uulitin natin kasi marami mga magagandang kwan dito eh. Mga spot, yung mga zigzag road na ang sarap talaga daanan. Tara po, samahan nyo ako at mag-moto-trip tayo mula rito papuntang bayan ng Tubungan. Tara po, lakad na tayo. Tara po, lakad na tayo mga ka-arb. Ang ganda ng kuwan ng bundok na yan mga ka-arb ko. Taas. Sarap siguro mag hiking dyan. Yan. Anong bundok kaya yan? May kuwan lang sana talaga tayo. May mga pangalawan na tayo. Sarap galugarin itong mga lugar dito sa Iloilo. Dami mga magagandang spot dito. Problema nga lang talaga, alawan. May intersection po dyan, kakaanan na tayo dyan papuntang Tubungan. Kung maaga-aga pa sana, mga diretsuhin yan, no? Ito yata yung daan papunta doon sa Maycon. Yung napapanood ko sa vlog na yun na nasa Dan Falls ba yun? Kakaanan na tayo rito. Nangaanin tayo doon. We'll be right back.
medyo may pagka lubak-lubak na ang kuno. Ang kalsada rito. Sa mga 16 o 17 kilometers mula bayan ng Igbarat papuntang bayan ng Tubungan. Kasi yung kilometrahe doon 16 kilometers. Ibig sabihin mga 16 o 17. Mga 17 siguro pa. Ganda. Green na green. Mga puno ng mahugan niya. Iba pa mga puno naman. Tapos may taniman ng mais. Lalo mo pala talagang ma-appreciate itong lugar na to kung sa pangalawang balik mo. Sa una kasi hindi mo masyadong mapan kasi hindi mo pa pamilya ang lugar eh. Pero pag na-pamilya kayo mo na, ang ganda pala talaga. Napakalamig tingnan ng mga nagigreen na mga kakahuyan. Tapos siko-siko din ang daan. Pagdating nga pala natin mamaya sa bayan ng Tubungan, hindi na tayo magpa-vlog papuntang bayan ng Leon. Meron na po kasi tayong footage dun eh. Nang ilang beses na rin nating na-vlog yung ano eh, na-vlog yung area na yon, kaya hindi na tayo magpa-vlog dun. Oh, ganito po. Sarap gumaan dito, ang lamig. Mapuno kasi. Ganda talaga ng daan. Siko-siko. Balik mga tayo, balik.
Lakad na po ulit tayo mga ka-arb. Baka alas 5 na to eh. Lalabihin tayo sa daan. Ganda talaga. Sipong-sipo. Uwian na ng mga estudyante. Hmm? Ah, ito yun. Parang daribuga. Ito yung sikong-siko na daan. Mayroon yung distraction. Uy. Kanya na. Itlim. Under construction pala ang kalsada rito. Kaya turbo ingat ka talaga rito, lalo pa 2 lanes mag yan. Barangay Buga, Igbras. Tubungan 12 kilometers. Abang Barangay Alameda. Ganda ganda na naman mga ka-arabs ang kalsada rito. Sarap bangking-bangkingan.
sigsag-sigsag. I love bukaw. Ang bukaw na yan, kwan yan eh, owl. Kwago. Ganda mga kaard, no? Ang ganda ng kalsada rito. Ganda ng pagkasigsag niya. National High School. Barangay Taytay. Tabiak Elementary School. Ganda ng mundok na paas. Sarap siguro akyatingan dyan. Nakasin din basta-basta ang makyat ng bundok. Ay, proper training din yan. Nakala maging mountaineer ka. Tubungan 8 kilometers.
paahong palusungin ng kalsada rito. Sakop na siguro ng tubungan ito. Hindi maganda ang kondisyon ng puti ng manok ngayon. Kaya din ang nangyayari sa mga manok ko ngayon doon sa bahay, mga ka-arbs. Nakatake ng sipon. Saklima siguro eh. Dumaan sa El Nino, tapos ngayon tag-ulan na. Ulan ng ulan, kaya hindi na kayaanan ng estensya ng manok. Kagabi nga, apat ang kinakatay ko eh. Pilayan, tikling. Ano ko na lang na katayin. Katay ko paano ang pakinabangan. Kesa mamatay lang at ililibing mo lang. Mahal pa naman ang pagkain ng manok. Pinagastusan mo ng pambili ng pagkain nila eh. Tapos mamamatay lang. Bali dalawa na nga pala ang namatay na nilibing ko eh. Yung isa yung malaking tandang ko. Nakaraang araw nilibing ko, tapos kanina yung kalangahanin pa yun. Ambarihon, Barangay Ambarihon. Ubusin yata talaga ng peste ang mga manok ko. Bukas kung ano yung matitirang buhay, kakatayin ko na naman. Kahit talanganin ko sana nakatayin. Hindi pa talaga masyadong malalaki. Yung mga apat na yun na kinakatay ko kagabi, nadubo ko na lang lahat. Parang kagaya rin nung anong month, anong year ba yun na inatake rin ang peste ang mga manok ko. Wala talaga akong napakinabangan doon. Maubos ko yung libing. Wala talaga natira ano.
dahil nakatagihap pa naman kami ngayon. Ganito pa nangyari sa mga manok. Nadaanan natin ito noon. May mga kwan eh. Nilagyan na siya ng support. Ganda, may footage tayo dito dati. So tayo dyan. Ganda ng view na yun sa kabundukan na yun, mga ka-Arjo. Nakisama pang panahon sa atin ngayon, oh. Natakpan ng ulap ang araw dun sa west. Kaya hindi na against the sunlight. Malapit na tayo sa poblasyon, eh. Mga higit na lang siguro 4 kilometers. Ganda ng view. Inaayos na ang kuwan dito. Lalagyan ng support para hindi na magka-landslide. Para hindi na ma-erode itong kalsada. Doon nga banda, oh, babagsak na, oh. Para po, lakad na tayo. Kalahati pala ng kalsada ang bumagsak na eh. Ayan. Kaya sinisiksik na siguro ang lupa. Tubungan 4 kilometers, lapit na. Yeah. Ganda ng pagkasiko. Sira-sira na nga lang ang daan. Kasi pala sa dalawang vlog ang battery natin. Sa dalawang episode. Problema natin ito, ang pag-istura ng kwa natin. Ng mga files natin. Pumuti na ang screen kasi ng laptop natin. Luma na rin kasi yun. Windows 7 pa yun eh. Kaya ang Windows 7 ngayon, kuha na. Face out na. Hindi na in-acknowledge ng Microsoft.
magkano kaya ang LCD screen pag nagpapalit niyan. Umaandar siya, kaso sandali lang siyang gagana ng maayos, mga ilang minutes lang tapos puputi na yung screen. Nagbi-blink blink tapos biglang puputi na. Luma na rin kasi yung laptop na yun, 2012 pa yun eh. Kaya malamang ito, lahat ng mga files natin pagkatapos i-upload, i-delete na lang. Ang kapanghinayang din, lalo na kung yung may mga episode kasi tayo na sobrang mahalaga sa akin. Ang external hard drive natin, kuha na rin, pula na din. 1 terabyte lang naman kasi yun eh. Puno na din ang mga files. Sana swertihin tayo na makabili ng bagong laptop. Kahit kuha ng alak. Kahit action cam na nga lang eh. Kada tayo sa mumurahin, kasi tayong pambili. Itong SD cam ko na to na kwan na main camera. Kwan na 2 kilometers. Eto pag kakanan ka dyan sa barangay Igtubli ang tagos mo yan. My God. Lakas ka tayo sa tublas ko. Back to topic tayo. Itong SD cam ko na to, yung dating kwan ko, dating mini sound ko, mini sound system, binenta ko para may pambili ako ng action cam. Kasi nga nainganyo tayong mag motovlog. Dati sa pag motovlog natin, ang ginagamit natin, ito lang yung cellphone natin na kwan, na Samsung Galaxy A50s. Maganda siya kahit pa paano, may kwan, meron siyang takas ng sound, takas ng bus, hubungan 1 kilometer. Meron siyang video stabilizer saka super steady. Kaya nga lang, hindi talaga siya kasing linaw ng mga mamahalin talaga na kwan, na model ng Samsung. Pero pwede siya magtagaan. Ano na nga eh, naka ilang vlog nga ako na ito ang gamit ko, ang cellphone na ito. Stop. May road repair. Binenta ko yung one ko, yung sound system ko, mini sound, para pambili nga nitong SD cam na to na SD8. Problema nga sa SD cam na to, ang mic niya minsan garagal. Bagay, anong aasahan mo sa SD cam? Basta SD cam kasi mabababang quality lang naman ng
action cam ito eh. Hindi ito kagaya ng GoPro tsaka DJI Osmo or Insta360 na good quality talaga ang kwan, ang resolusyon ng camera, tapos maganda ang kwan ng mic. Hindi ka mga sigaral-gal yan eh. Lalo na kung mabilis ang takbo mo sa highway, garal-gal siya. Kaya ang gagawin ko na lang yan pagka ano, pag mabilis ng takbo ko, minumute ko na lang yan, tapos salpakan ko na ng background music. Sasalita na lang ako pag mabagal ng takbo ko para hindi garal-gal. Ganun na lang lagi ang teknik na ginagawa ko eh. Meron din tayong backup cam, yung Hero 4, kaso wala siyang video stabilizer. Binigay lang din sa akin to ng bilas ko eh, ni James Palo. Maraming salamat kay James at pinamanahan niya ako nitong Hero 4 na to, GoPro Hero 4. ...2015 o 2016 model. Ito, nandito na po tayo sa poblasyon ng Tubungan. Ito yung pinaka public market nila. Hanap tayo ng pwestuhan sa pag outro natin. Dito ulit tayo sa plaza. Magandang hapon po mga ka-arbs. Sa ngayon po, nandito na tayo sa may bayan ng Tubungan. Galing tayo doon sa bayan ng Ibaras. At napakaganda ng kalsada na dinaanan natin. Sigsag-sigsag talaga eh. Snake Road or bituka ng manok, parang ganon. Kaya ang ganda talagang dumaan doon. Paano po? Hanggang dito na lang muna tayo sa episode natin ngayon, pangalawang episode natin sa araw na to. At maraming salamat po sa pagsama. At kung nagustuhan nyo po ang episode natin ngayon, pwedeng makahingi naman ng thumbs up dyan. At kung hindi pa kalabisan, baka pwedeng mag-comment down below naman po para kahit pa paano may conversation itong episode natin ngayon. At kung yung mga napapadaan sa channel natin na hindi pa nakasubscribe, pwede po mag-subscribe naman kayo para kahit pa paano eh madagdagan pa tayo. Kasi konti pa lang tayo ngayon. At bago tayo mag-end, shoutout ko pala uli si sila Utol Matt, sila Utol Odat, sila Miss Real, sila Utol Bugoy, Miss Iba Babes, Miss Shee, si Miss Park, at sa si Utol Wako pala, Utol Tyrone, sa MOD, Moment of Desire. At sa Find Me naman, si Miss Sasi na taga Japan, ang yam niya na si Sunibayo at si Lola Smile.
shout out po sa inyo. Kay Utol Mat, papasalamat po uli ako Utol Mat sa tulong na binigay mo para sa channel natin. Maraming maraming salamat Utol, at napakalaking bagay talaga nito para pang-suporta sa channel natin. Okay, maraming salamat po. Paano po, hanggang dito na lang, at maraming salamat sa pagsama nyo sa trip natin ngayon. Sa ngayon po, nandito tayo sa kanin. Sa plaza ng Tubungan, Town Plaza. Ayan yung kuha nila. Ang kanilang landmark. I love Tubungan. At football field to. May mga naglalaro ng mga bata ng soccer. Paano po? Hanggang dito na lang, at maraming salamat. Bye-bye. Ingat po tayong lagi.